Welcome to Music Quest Songwriting Competition Face-Off of the Champions! In the last episode of Music Quest Songwriting Competition Grand Final, nagpakitang kilas ang Final 10 sa pilot season ng Music Quest Songwriting Competition. Tapos ang series of deliberation, panalo ang top 4 to top 10 finalists ng tigit 10,000 pesos. Congratulations! At ngayon, muling maghaharap ang Final 3 para malaman natin kung kanino mapupunta ang second prize na 25,000 pesos, first prize na 50,000 pesos, at ang ating grand prize na 100,000 pesos. This is Music Quest Songwriting Competition Grand Finals Face-Off of the Champions. Introducing our host, John Jacob Plaza, will be singing his first original single, Hallowed. Dati naman, kaysaya nating dalawa, wala pa siya na ngayon ay gumugulo sa isip mo. Bakit ganun? Kay bilis magbago na damdamin mo, dumating lang siya na aking agad. Ang puso mo, ano bang meron siya na wala? Bakit biglang naglaho ang pag-ibig mo? Bakit patuloy mong sinasaktan ang puso ko na ang tanging alam lamang ay magmahal sa'yo? Lahat halos na nga, pati buhay ko'y inalay na sa'yo. Ano ba ang kulang sa pag-ibig ko, masigit pa sa pag-ibig niya?
today. Maraming maraming salamat po sa mga tumutok sa Music Quest Songwriting Competition. Ngayon, malalaman na natin ang top 3 na makakatanggap ng second prize, first prize, at ang grand champion natin na tumataginting na 100,000 pesos! Ngayon, wag na natin patagalin pa. You're watching Face Off of the Champions ng Music Quest Songwriting Competition! Tara na't muling pakinggan ang kantang isinulat ni Carlo Manawis to be performed by Randy Pusing, Ikay Kumapi. Nakaratay na pangarap, nakadungaw sa pag-asa, nangangarap na makalaya sa hirap. Oh, pinipilit mong makabangon, ngunit kay hirap umahon. Halika't narito ko para sa'yo. So, anong feeling na isa yung mga kanta nyo
sa pumasok sa top 3? Ay, masayang-masaya po kami. Nung composer kasi kaibigan ko. Since high school kaibigan ko siya. So, matagal din namin pinagandaan to. Itong songwriting contest ni Sir Batala. Ni Sir Carlo Batala. So, nung napasok kami rito sa top 3, sobrang saya niya. Lalo na siya kasi first time niyang pumasok sa songwriting contest. First time niya to. So, ibig sabihin, first time din mapunta sa grand finals. Yes. So, first time. Mo naman kung paano, ano yung naging reaction niya since mag-best friend kayo, di ba? So, ano yung naging reaction niya? Actually, nasa probinsya siya nito eh. Nung in-announce na, ay, nasa top 10 kayo. Pwede kayong lumaban sa 100,000. So, excited siya. Tawag siya agad sa akin kasi gusto niya na umuwi. 1 week ata siya doon. So, yun, nang nalaman niya, sobrang saya niya. So, if ever man, bakit kayo ang dapat manalo for the grand prize po na 100,000 pesos? Medyo mahirap yung katanungan na yan. Pero ano, sa part ko, siguro dahil nasa kasagsagan pa tayo ng pandemya eh. Marami tayong mga pagsubok na dinaanan. So maraming mga trabaho na wala. Hindi lang ako, hindi lang si Carlo. Yung mga pamilya namin, mga kamag-anak namin. So kung sakaling makuha namin yung 100,000, makakatulong kami sa mga kailangan naming tulungan na pamilya namin. Wow. So, thank you so much. Ayan. And maririnig natin ang komento ng ating judge, Miss Imelda Popping. Magaling ang komento. Pag hindi kita nakikita, pwede kong sabihin, babae ba yung kumakanta? Ang galing. No. You did very well, actually. Tapos, na-interpret mo mabuti yung song. Commercial yung chorus. No? Tapos, ang ganda ng meaning din ng kanta. Sa totoo lang, kayong tatlo, impressed ako sa mga composers na gumawa ng mga songs ninyo at kayo rin mga singers na nag-interpret. Dahil ito yung damdamin natin ngayon eh. Diba? Sa sitwasyon na nadadaanan or we're experiencing, no? Itong pandemya. Na walang nakakalam na mangyayari dito sa atin, no? So, wala naman tayong ibang panalangin kundi kumapit sa Panginoon, kumapit sa isang tao na may puso, no? Kumapit tayo sa Kanya na Siya ang magbigay ng guidance sa atin na kailangan huwag tayong mawawala ng pag-asa. At ang gustong iparating ng composer dito na narito ako, kumapit ka. So, pwede nating i-apply sa Panginoon at pwede i-apply sa isang may puso na kababayan natin. So, there's always hope, no? Sa mga nararanasan natin ngayon. Ang gusto kong idugtong dito ay tama yung huwag tayong mawala ng pag-asa, no? With our prayers na huwag nating kakalimutan, kumapit tayo sa Kanya. At kumapit at maniwala din tayo doon sa mga tao na talagang gustong tumulong sa atin. So, napakaganda ng message niya. And we need more people, no? Na ganitong klaseng puso na meron siya. Na how I wish na there are many people like Carlo Batalha here who's helping a lot of yung mga tao, their privilege, lahat ng mga tao na nangangailangan ng tulong, you know. And I'd like to congratulate first of all, of course, my friend Carlo Batalha, who's been helping a lot of people. Gusto kong bigyan ng puri siya dahil papuri dahil talagang he been doing this for a long time, no? Na hindi niya na kailangan i-announce sa mga tao. Ang Diyos lamang nakakalam ng kanyang ginagawa, no? And I hope there will be more
Carlo Battaglia, he can do this kind of ito nga lang, no, itong music quest na ito, I was surprised when I was called by him na to be the judge. And kahit meron ako appointment, I told him yes, I will be here, no, kasi na-inspired ako because yung theme ng mga songs na mga entries na pinapadala dito are talagang yung para sa pag-asa ng bawat Filipino, no? Yung pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa lahat ng tao, no? And lumabas sa bawat kompositor. Kaya, to be honest, wala akong pwedeng dito, itapon eh. Lahat magagaling. Kanya-kanyang ano eh, kanya-kanyang style of writing. And they're all excellent writers, no? Excellent composers. Kaya sana more songs na magawa nila, no? Halimbawa, hindi mo nakuha yung first place. Hindi ko ang nanalo ng 100,000. But the mere fact na kasama ka sa top 3, you're already a winner. Okay? So, at saka nakapagbigay ka ng inspirasyon sa mga nakikinig. Okay? Yung compositor should be very proud of himself talaga. God gave him this kind of talent na sinishare niya yung nararamdaman ng bawat tao. Congratulations in advance. Muli nating pakinggan ang kanta ni Romer Timbreza, performed by MC Mateo, Pagmamahal sa Kapwa. Isang kurot sa puso mo ang makakita ng kapuspalad na nagsisikap na makaahon sa hirap. Pagkat ikaw ang tao may ginintang puso na nag-aabot ng iyong kalinga. Laging bukas ang palad ng tao sa iyong puso, ipinadarama ang pagmamahal sa kapwa. Dahil walang hanggang kaligayahan ang nadarama mo at nang natulungan mo. Patak ng luha nila ay pinawi ng ngiti, pagsuko ay pinuno mo ng lakas ng loob. Ang tulad mo ay isang inspirasyon na nagbibigay ng bagong pag-asa. Laging bukas ang palad ng tao sa iyong puso, ipinadarama ang pagmamahal sa kapwa. Dahil walang hanggang kaligayahan ang nadarama mo at nang natulungan mo. Ang gabay mo't pagmamahal ang nagbukas ng daan upang patuloy silang mangarap. Hindi pipitawan at hindi papabayaan habag ang nasa puso mo at pagmamahal sa kapwa. Ang palad ng taon
sa iyong puso, ipinadarama ang pagmamahal sa kapwa. Sabi niyo na nakapasok kayo sa country? Unang-una po masaya at lalo na po grateful po ako kasi sa top 10 pa lang po grateful na ako. Tapos ito pong top 3, hindi ko na po may paliwanag yung nararamdaman ko eh. Grabe kasi yung pinagdaanan nila, no? And bakit kayo ang dapat makakuha ng grad prize? Wala pong rason pero... If ever man, ano? Anong magiging? Siguro po, hindi naman po sa pera, pero gusto ko lang po maging proud sa akin yung family ko at yung gumawa po ng song na to. Gusto ko po sila maging proud sa akin at hindi po sila mabigo. Wow. Ayan, thank you so much sa ating composer, Robert Andreza, and also sa'yo, MC Mateo, and gusto ko lang pong makuha ang komento ko ninyo, Miss Galing. First of all, congratulations. Kasi yung composer, they always look for good interpreters, no? And you're one of them. I'm amazed because you're such a very talented singer, no? Very high ang range mo. At yung song na yon na kinanta mo, yung pagmamahal sa kapwa, bumagay sa boses mo, you know, may pleading ng konti. Tapos, it's a very inspirational song. I like the title, kasi ang title, Pagmamahal sa Kapwa. This is now the time for all of us to love one another. Mahalin natin ang kapwa Filipino, di ba? At ang iyong composer na si Romer Timbreza ay napakaganda ng kanyang theme. At I think you deserve on this top 3. Top 3 ka, di ba? Yes, kaya just wait because the moment na like myself, no, when I joined the singing contest before when I was still young. Ay, still young pa naman ako, no? Very young. I'm talking of very young. Siyempre, gusto ko, I always aim to win. Diba? Dahil may pangarap tayo lahat. Pero, siyempre, mga composers, I'm also a composer at the same time, no? Kaya, nararamdaman ko, yung kompositor nitong song na to, gusto niya ma-interpret ng mahusay para mabigyan ng justice kung yung kanyang composition. Yung the lyrics itself, no, is very inspiring, as I said a while ago, and I like it so much kasi this is the kind of song that we want to have right now in our country. Salamat. Congratulations po. In advance. Thank you. Salamat po. Muli nating pakinggan ang kantang isinulat ni Vivian Poblete and to be performed by Ernest Lebrilla, Nakalaang Pangako. Ikaw ako, aking sino pang mahal natin.
Grabe. Ang galing-galing. So anong pakiramdam mo ngayon na kasama kayo sa Face Off? Ayos naman. Siyempre masaya. Siyempre top 3 finalist kami. Nagulat ako sa'yo. Kala ko nangyari sa'yo. Kala ko hinika ka na sa harap ko. So ayun. Anong masasabi nyo na kunyari si Miss Vivian, anong pakiramdam niya ko na share niya sa'yo since wala si Miss Vivian dito? Nung na-share niya sa'yo, anong pakiramdam niya nung nakasama kayo sa Face Off? Oh, syempre sobrang saya niya. Syempre siya yung nagsulat ng kanta mula sa puso yung gawa niya dun sa song. Tapos syempre gusto ko rin yung kanta kaya madali kaming nag-click din ni Mamsi para sa song. Tingin niyo, bakit kayo yung deserving makakuha ng spot ng 100,000? Kasi yung song parang true story siya eh. Ginagawa namin ng pamilya namin yung pagtulong, so doon din hango yung mga lyrics nung nakalaang pangako. Wow, I see. So ayun, thank you kay Miss Vivian and also sa'yo. Ngayon naman napakinggan natin ang komento ni Miss Imelda Papo. Bago ako mag-comment, gusto ko lang i-congratulate itong ating interpreter, si Ernest Librilla. Okay, yung have you been singing for a long time? Ano? Yes. Wow. Halata naman. Yung song swak sa boses mo. Okay? I am very much impressed with the lyrics. Very touching. Napakaganda. Ang galing ni Vivian Poblete. Is she a new composer? If she's a new composer or if she had been composing songs for quite some time. Nagko-compose rin po pero first time niyang isali yung compose niya. Wow. It's for me, you touched my heart, no? Dito sa song na to. And it's so easy to sing the song. Hindi mahirap pakinggan. It's so commercial. If you record or somebody can record this na talagang may promote ng gusto, this will be a big hit. Nakikita ko because yung takbo ng song niya is talagang para bang pag marinig mo twice mo lang siya mapakinggan, mariretain na sa isip mo, di ba, yung music, especially yung lyrics. So I'd like to congratulate you in advance, especially the composer. I hope she can compose more songs like this, no? Dahil marami tayong mga, especially mga PWD na mga nandiyan, yung mga kaibigan natin, mga kababayan natin, mga Filipinos na talagang kailangan nilang ma-inspire, you know, through music, through this song. We will give them hope, no? Yes. Malaki ang maibibigay nating tulong sa kanila. Hindi minsan ang material na bagay na ibibigay natin sa mga nangangailangan ng tulong. Through music. You have to remember, ang music ay nakakagamot ng puso. Yes, po. Okay? Hindi lang yung medicine na tinitake na may sakit sa puso. No. Sometimes it's even more than the medicine that we're taking, no? Yung music ay number one sa akin na panggamot sa isang may kailangan na dapat sumaya, magkaroon ng pag-asa sa buhay. So congratulations. Thank you so much. In advance, thank you. We're done with season one of our competition. But don't worry, everyone. Due to popular demand, we have a season two coming up. Thank you to everyone who joined. Please keep watching our channel and do visit our website, www.musicquestph.com, to find out more about season two and how to join. Did you have a favorite contestant? What song did you like the most? Let us know your thoughts about season one on the comment section below. If you like our content, please like and subscribe. I would like to take this opportunity to thank everyone who helped make this competition possible. Our very dedicated behind-the-scenes team, our talented contestants, and you, our viewers, who keep coming back to the channel.
Thank you. Thank you for the support. It was a hard choice between the three finalists. Our panel of judges were split in the middle. That's why my dad asked me and my siblings to help decide the champion. At the end of the day, the deciding factor was the feeling that we got from the song. Yung kanta na nafe-feel talaga namin ang tema na pagmamahal sa kapwa. So the winning song is... Nakalaang Pangako. Congratulations to the songwriter and interpreter of the winning song. You are the first grand winner of Music Quest! You will receive 100,000 pesos and will be remembered as the grand champion of Season 1.